on the PNK 824 para sa kanya, Bayless, so for the Stamps, and Albert on the Bruno. Para naman sa Evos Legend sa blue side, 1 para sa kanyang YSS. Badger naman sa Xborg, Rex sa kanya Esmeralda, Rexy for the Farsa, and Zace para sa kanyang Kufra. Yung galing. So, 2-man mask dito agad for the side of pangalang name, Evos Legends. Probably, para hindi na agad ano, hindi na agad. Pero kakaiba yung rotation nila, yung Kufra na punta sa taas. Yun yung nag-hold nung top lane para nga naman ano, hindi maka sakali mag-i-engagement sila, eh nandun pa rin, kumpleto pa rin sila, magiging foreman pa rin kasi ang pinosisyon nila dito parang baliktad. Mirror kasi to, di ba, best? Pag sa blue side ganito, red side ganyan. 1-2-2 sa blue side, red side naman magiging ano yan, 2-2-1. So ganun yung nangyayari dito, and yung bottom lane tinapatan niya talaga. So medyo kakaiba nga, medyo nakakagulat yung mga rotation so, na pinapakita ng laning. Laning dito mabes, tapos ngayon naman diretso agad sila sa ano, diretso agad sila sa top lane, pero magkasama na ngayon si Parsa. Ah okay, inverted 1-2-2. Oo, ginagawa din ng Evos Legends, kakaiba nga to, bago nga to mga besiwap. Although nangyayari siya pero Kufra, minsan lang, madalang si Kufra doon medyo napasobra lang din sa gents ng ating pagpasok doon against RRQ. Oo, mukhang securing everything mga kaibigan for the game number 2. And si Zace nakabantay pa rin PNK. Tingnan mo naman yung ultimate ng isang ano dito, YSS, lumugutok talaga mga kaibigan. Pero 824 mukhang mapapatay sa top lane mga kaibigan, and ayun na, nabigyan agad-agad no, dyan. No, first blood agad dito mga kaibigan for Evos Legends. Napakasaktong ultimate coming from the YSS. Nalaman nila. At saka pala, because of that ulti, napigilan nilang umuwi. So, alam na alam dito ng Evos Legends na low on life yung mga plays ng RRQ. Automatically, they went for that ultimate ng YSS para makancel agad. And, iko-corner na lang nila. So, iba ng Gendi. And after that, dediretso sila dito for a third objective against RRQ. So far, so good for Evos Legends. Mga kaibigan, same with game number 1. Ang pinaka-inaabangan natin for RRQ is kung paano naman nila papalagan yung ginagawa dito ng Evos Legends, knowing that they have the Bruno more on the criticals. Matagal nga lang na sumakit. Tama ka dyan. Sobrang tagal sumakit nga kasi. Kaya pinipilit nilang kumlash base eh. Kasi lugi yung RRQ kung sakali magkakaroon ng clash. Kasi nandun yung ano eh. Pero top lane natin direct. Iyon, yam, dalin-dali, batang-bata dito. Federer strike na ibigay agad and win. Medyo nasasaktan. Mawi-win-win situation nga ba? Pinatay ni Win si Juan. Talaga namang napaka-diretso nung kanilang gustong pakita dito. Pero so-so, lalaban din naman. Bouncing ball na ibigay. Tatlong players laban sa dalawa. Pero top lane mukhang kukuha na pa siya. Skylar, level 3 lang. Talaga namang ina-agree ng Evos Legends yung RRQ sa pagkakataon na to. Level 3 ka pa lang, sumuka natin yung lakas mo. Pero si Vale, last insanity na ibigay dito ng Xborg. Lalaban si mid lane, medyo kulado na ang lahat. Ubus, pati pantubos talaga mangyayari dun. Dami si Villian mga kaibigan, yung napapunta ka ng checkpoint, tas na dami ka pa sa agrabyado, na agrabyado ka pa kumbaga. For Team RRQ, dapat lumayo na sila, nakita nila may last insanity though. That is most probably a miscommunication for the side of RRQ kasi nakita nila may padating na X-Borg. Tas after nun, si Bruno, totally hindi naman siya talaga mag-go for the backup. Parang nandun lang siya para matingnan yung sitwasyon. Dahil dyan, Evos Legends, they took down this turtle objective against Team RRQ. Golden is now on their side. Pero hindi natin kasi masasabi based on the performance of RRQ kanina na lamang yung Evos Legends. I'm not saying din naman na mag-late game at babalik na rito na RRQ. It's just that ang taas ng possibility dito ng RRQ na balik na rin yung laban. So magandang ginagawa naman ng Evos Legends na sila yung nagiging aggressive. Kasi sa top lane side, yung bottom lane side. Ayan na, naibigay. Uy, lahat ng ulti tumama doon. Tapos may flame shot pa kung sakaling mabubuhay. So nagiging maganda nga to for the team Evos Legends. Talagang gigil sila sa baboy. Pero eto na ang atropa ng RRQ. 5 laban sa 4. Pero tingnan natin kung mabibigyan. 6 naman dito. Mukhang flicker out na lang. Rexy lumipat ng ibang mapa. Tingnan mo, yun nangyayari dito. Flicker out na sila. Nakaabot pa doon sa ano, Torre. So ligtas yung Evos Legends. Ligtas si Evos Legends kasi yung Esmeralda din medyo malalim na sa taas. So magandang ginawa doon ng Evos Legends. Para ito yung kaninang ginawa ng RRQ sa kanila kanina. Yung pinipilit silang ikutan ng maramihan, tapos automatic pinipilit nila or kumukuha sila sa mga side lanes. For RRQ though, ang pinakailangan nilang gawin talaga dito is tumaba agad yung Bruno kasi meron pa silang kailangan na isipin na Esmeralda kanina. Ayun. Imagine having that Esmeralda and Kufra sa kalaban mo. Yung usually nagkokontrahan, ngayon magkasama, tapos paano mo pipigil lang kung pinaka-crowd control mo is just the PNK at yung Jit Kondo dito nung isang show. Ito ayan na.
Nabigay na naman mga grabe yung pasok ni Zeus doon ha. Bayad na bayad yun. Kitang-kita sa mapa, kita mo naman ginitnaan niya mismo eh. Siguro sisiguraduhin niya pag may natitigan natin si Rek kung lalaban ha. Laban kay Skylar na ibagsak agad level 8 laban sa level 5. So doon pa lang. Alam mo na na yung sakit nung kayang ibigay na damage ni Rek doon sa Chou. Kasi level 5 lang yun, level gap. Sobrang level gap nun pagka nagkataon naglaban eh, mabibigyan. And makakatakas pa nga sa doon mga kaibigan. Saka talaga nung damage ng YSS, promise kakaiba. Kakaiba yung damage siya dito. Hindi pa 3RQ kasi nabibigay ng Evos Legends YSS yung information ko nasan sila. May mapipilitan sila mag-change ng position. Tapos dahil doon, kailangan pa nila lumayo lalo at gumalaw lalo kasi ilang talbog din yun or ilang bitaw din yun from that ultimate card from one. At another third objective na kuha dito ng Evos Legends mga kaibigan is going to be 16-12K para sa ating gold lead. Napakalaki for Evos Legends. Sobra. Plus 5-0 mga kaibigan. So far for Arky, hindi pa sila nakakasira ng tore. And grabe yung zoning na ginagawa ni Zeus. Oo, talagang ayaw na nilang pakuhanan ng mga bagay-bagay dito. And Forza, kita mo naman last insanity na ibigay kay Win. Tingnan natin kung mabibigyan. At ayun, talaga namang inihaw dun sa mid lane ng isa. Meron pa nga rin dito si Socio. Ayan na nga ang tropa. Tingnan na si paring Zeus. Yung bouncing ball hindi niya na ibinigay kasi alam niya mapapatay na ni Wan yun. Pero itong mahirap for the RRQ. Kasi si Chou, mukhang nag-aabang sa gilid. Kung sakali mag-engage sila to a teamfight, pwedeng idire-diretso ng Evos Legends yun. Nako. Oh, sige, lalaban pa nga sa mid lane, ha? Ha, best up. At ito nakita si Albert, ladies and gents, we have 8-4 patay din. Nasinsarity na ibigay, nakap naman sa dalawa, pero si Skylar, mapapatay na. Triple kill para sa kanya, pero nandito pa rin si Win. Win laban kay Rek, pero unstoppable na dito si YSS. Talagang galit ang Evos Legends, hindi pwedeng walang game number 3. Dito sa laban na to. Grabe ang init ngayon ng Evos Legends, guys. Kita natin dito 3.8k. So yung 3.8k na to, mas malaki na lang konti para dito sa X-Borg. Eh, X-Borg kanina, nakasama agad, naka-roaming item siya dito for Evos Legends. So laki na kailangan habulin ng Team RRQ knowing that this is a Bruno. Papunta pa lang siya ng Endless Battle, most probably since kanina pa siya napigilan. Baka hindi pa naka-fully stacked ang kanyang Raptors Machete for this game. At kita natin for the Esmeralda, more on the defensive na agad. Right after the Enchanted Talisman, that is a defensive item for the physical type. More physical ang kalaban nila dito. At ayun na naman, there is the slow. Tapos meron pang masakit din for the ultimate card from YSS. At kitang-kita nila if ever may magtatangkaman na huminga doon sa pwestuhan nila. Pag huminga ka, patay ka. Yun yung gustong patunayan dito ng Evos Legends. Pagka magkakatabi kayo sa bush, tapos may narinig na paghinga si Wan, eh talagang ipoprok niya yung ultimate niya. And pansin mo, base 11-0-2 for the Evos Legends. 8-minute game. Pero wala pa rin napapatay yung Evos Legends dito and medyo nahihirapan kasi si Soso nakatingin dun sa kabilang banda. Kailangan na makita to ng tropa ng Evos Legends kung nagkataon. Pero oops, nakuha pa rin. Ito yung objective na secure dito ng Evos Legends mga kaibigan na pag nagagawa talaga na ano? Ng Evos Legends. Nag 4-0-1 sila kasi kanina eh. Kaya nakagulat din yung ginawa ng Kufra. Kakaiba kasi yung rotation na ginawa nila kanina. Kaya nasira totally yung ano, yung gameplay ng RRQ. One factor din yan kasi yung initial rotation iba. So hindi na in-expect na magiging ganun yung gagawin na possibly ng Evos Legends para sa ating laro. So this time around, si Rexy, nakupunan sa kaganda. Nabigyan. Last insanity pero nakataka si 824 doon. Pero tingnan natin kung mapapatay nga ba siya. Pinagsaluhan ng bola. Natanggalan ng immortality ang isa nating tropa. Pero tingnan nga natin kung mabibigyan pa nga ba. 13-0 ang ating score. 8 minutes in, 55 seconds in our game time. Wala pa ding napapatay ang RRQ base. Best yung Evos Legends. Nag-aggressive kung aggressive. Tsaka si 824 hindi na makaano. Hindi na siya makapagbigay ng kahit ano. Tsaka si Rick Base, grabe, ito yung Uranus kanina, pero ngayon, siya na yung Esmeralda, and nagiging effective to para sa kanya. Kasi nandun na yung damage na kaya niya ibigay, pero nakap, napakaganda naman yun, para kay Zeus, pero mukhang magtatawan lang. Pero si Juan, nandun sa loob, nakalmot lang naman ang bahagya. Nagpunot na espada, tapos nang gilit na leg, kasi yun namatay din siya. Pero kita natin ngayon, so far for Rexy, ganun siya mag-farsa. Kapag feeling niya may nalapit sa kanila, automatic, ready agad siya na kumanta, hindi yung before pa mangyari. Ang ginagawa niya, harap-harapan na ano eh, na feathered airstrike, pero dahil sa sobrang sakit niya, hindi na siya malapitan. Ganun yung nangyayari. So 15-1, mga kaibigan, so far, masasabi natin, Evos Legends talaga ang lamang sa larong to. Tinignan natin kanina yung item ng Bruno. Medyo malayo pa doon sa factor na mga kahabol. Pero ito na!
Nabigyan na naman sila dito, mga kaibigan. Tingnan mo naman yung feather airstrike para kay Win. Pero mukhang di-disengage yung tropa. Talaga namang ini-stickeran pa nila dito. Albert, naramdaman yung sakit ng YSS. Ang sakit nun! Oo, ang sakit. Ulti pa lang yun, best. Paano pa kapag ka, ano? Lumapit, no? Naglabanan sila ng 1v1. Marksman versus Marksman. Kita natin. So, this is 6k gold. Yung sinasabi natin kanina. Malaki pa yung kailangan habulin. Although, for RRQ, bumili, mabilis na yon para sa habol nung ano nung Bruno kasi kanina nasa 3k something siya tapos ang laki ng agwat kalahati. So far dito for this Bruno umaangat against the other Grabe. Players or kakapi niya, and it's going to be a pause for the side of Evos Legends maybe habang sinesecure nila yung Lord. Oh, best, nakita mo kanina ito. Tingnan niyo yung positioning ng ano, nung Farsa. Nandun kanina yung Thumbs. Pero katulad ng sinabi ni Best, wala nang pakialam yung Farsa kahit ani. Mag-ulti siya ng harap-harapan. Inultihan niya harap-harapan. Tingnan mo, wala na yung Thumbs sa harap niya. Umalis na lang kasi yung dami. Tingnan mo yung buhay nung Thumbs ngayon. Almost ano na lang, onting-onti na lang talagang mamamatay na. So, nahirapan talaga yung yung RRQ for the game number 2 kasi nandun yung pressure. And yung rotation nila ng game number 2, yung simula pa lang, yung baliktad na 1-2-2, talagang nabaliw sila doon. Kahit nga ako na nakita, nabaliw ako. Inverted na ano? Na 1-2-2. Inverted na 1-2-2. Kasi nagulat ako, bakit nandun yung Kufra? Tapos yung ano, so doon pala parang nasira na agad yung gameplay ng RQ. Hindi siguro nila in-expect na ganun yung magiging rotation ng Evos Legends. Pagkagas si ganun guys, magiging ipaiikot nyo din pagdating sa jungle. Possibly, it's either mas bumilis or mas masisecure nyo yung mga kailangan na kuhanin jungle. Oo, kasi magiging ano yun eh, magiging 0-4-1 o kusakali magiging 4-0-1 yung pwestuhan. Kasi yung bottom lane lang naman na isisecure at dadaan-daanan lang yun ng bottom lane niya. So, naging maganda to for the Evos Legends and talagang gigil. Ayaw na nilang bigyan ng ano, ayaw nilang maging 2-0 to for the RRQ. Pero kanina kasi, ganito yung nangyari na nakabawi yung RRQ ng biglaan, Beseno. Nung game number 1, si RRQ madaming crowd control. So, literally, hinold nila na lang hinold. Tapos nahirapan ng Evos Legends na tumira from time to time kasi nahuhold natin. Grabe! Lahat agad, wow! Napakasakit naman ng damage dito. Basag na yung middle turret, mga kaibigan. Here comes the Sanctuary Lord. Paano nila i-defend yan? Dahil basag na rin yung top inhibitor turret nila, mga kaibigan. Eto na si Paring Zeiss. Bouncing ball na ibigay. Pero mukhang may sasalya pa. Pero tingnan natin dito. Yung last insanity na ibigay. Wala pa rin. Napapatay sa Evos Legends, mga kaibigan. And inuubos na ng Evos Legends. Ang tropa ng RRQ. Pero si Juan, mukhang makakataas kay Skyline. Ayun! Kaibigan, triple kill, mga kaibigan, for the game number 2. Congratulations to Evos Legends. Napakalupit nun. Napakaganda ng ginawa ng Evos Legends. Yun yung ano, yun yung sinasabi natin na nagalit, kumbaga. Kasi they went out for that game, naging 13-0 for the very long time. Oh. And we ended up with 21. So after that pagkamatay ng isang